and the new WBO Junior Lightweight Champion of the World, Shakur Fearless Stevenson. So isa na nga pong ganap na 2-division world champion ang tinatawag ng karamihan na the next Floyd Mayweather Jr. na si Shakur Stevenson. Ito ay matapos pahintuin sa 10th round ni Stevenson ang dating kampeon ng WBO na si Jamel Herring. Upang masungkit ang WBO World Junior Lightweight Crown, si Shakur Stevenson ay dating WBO World Featherweight Champion. Ito po ay napanalunan ni Shakur Stevenson noong Oktubre ng 2019 kontra Joet Gonzalez. At ngayon namang Oktubre ng taong 2021 ay naisakatuparan ni Stevenson ang pagiging two-weight world champion. Isang masterful performance ang ipinamalas ng tubong Newark, New Jersey na ngayon ay may kartada ng 17 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. Ang naging tema po ng laban mga amigos from start to finish, total domination by Shakur Stevenson. Halos wala nga po yatang nakuhang rounds itong si Jamel Herring, ang defending champion. Hindi tumalab ang game plan ng trainer ni Terence Crawford na si Bo McIntyre kay Shakur Stevenson. Dahil ang kanilang game plan mga amigos ay dikdikin si Shakur Stevenson sa inside. Hindi po nila akalain na napakahusay pala ng inside game nitong si Shakur Stevenson. Kumbaga hindi lang pala ito pang long distance. Kaya naman 3 rounds pa lang ang nakalilipas mga amigos, nakapagpatama agad si Shakur Stevenson kay Jamel Herring ng 59 punches, a total of 34%. Habang si Jamel Herring naman ay nakapagpatama lamang ng 21 punches, a total of 16%. Kaya naman sa unang 3 rounds lang ng laban mga amigos, nangamoy Shakur Stevenson na agad ang tema ng laban. As the fight goes on, habang tumatagal ang laban mga amigos, ay mas lalong namamagana po ang mukha ni Jamel Herring, bunsod na mga malinis na kombinasyon at solidong suntok ni Shakur Stevenson. Matapos ang 6 na rounds mga amigos, ang unofficial scorecard nga po ni Andre Ward, 60-54, wala pong nakukuha si Jamel Herring. Ine-expect ko mga amigos na mag-a-adjust ang kampo ni Herring, subalit nag-stick nga po ito sa kanilang game plan kung saan dikdikin inside si Shakur Stevenson at umaasang mahapo o mapagod si Shakur Stevenson sa mga later rounds. Dahil ayon sa kanila mga amigos, untested pa raw itong batang ito sa pukpukang laban. Kumbaga mga amigos, may stamina issue daw itong si Shakur Stevenson. Kaya ganoon ang kanilang naging game plan. Pero napakalaking pagkakamali po ng ginawa nila. Dahil sila po ang siningil ni Shakur Stevenson sa later rounds, kung saan pagtungtong nga po ng round 10, hindi na mapigilan ang pagtulo ng dugo sa mukha ni Jamel Herring. Kaya naman nang kumonekta ang ilang solidong suntok ni Shakur Stevenson, hindi na po hinayaan ng referee na lumalapa ang sitwasyon. Agad nitong inawat ang laban nang makita nitong hindi na rin masyadong epektibo ang pagsalag ni Jamel Herring sa mga suntok ni Shakur Stevenson. At dahil nga po dyan mga amigos, itinanghal bilang bagong WBO Junior Lightweight World Champion si Shakur Fearless Stevenson. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang